Jesus, kailangan kita. Oh, Jesus. Hallelujah. Sa iyong isipan, magbalik alaala tayo nung ang Panginoong Hesukristo ay lumakad sa ibabaw ng lupa. At lagi niyang napapansin ang hirap ng tao. At lagi niyang nakikita ang paniniil ng Diablo sa buhay ng maraming tao. Si Jesus noon ay siya ring Jesus ngayon. At siya ring Jesus magpakailanman. Hallelujah! Siya lamang ang ating pag-asa. Siya lamang ang ating laging kailangan. Laging ating kilalanin ang katotohanan. Ang may-ari ng kaligtasan ay ang Diyos, the salvation of the Lord. At laging unawain din natin na ang nagpapagaling ay ang Panginoon. At laging kilalanin natin ang katotohanan na bawat isa sa atin ay may buhay na pag-asa. Kaya nga ating kilalanin ang katotohanan ito, kailangan makapwesto tayo kung saan nandun ang makapangyarihang presensya ng Panginoong Hesukristo at siya ay narito sa ating gitna. Saan man dalawa o tatlo nagkatipon, siya ay nasa kalagitnaan. Oh, napakabuti mo, Panginoong Hesus. Wala kang katulad. Salamat sa pagsisiwalat ng banal na Espiritu. Oh, salamat. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Sabihin mo lang, Panginoon, at ako ay gagaling. Hallelujah. Oh, Panginoon. Kami ay nagtitiwala. Nagagawa ka ng pambihirang himala ngayong gabi. Humahanga kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. At nais naming ipaalaala sa iyo yung isang babaeng 18 taon na siya ang kanyang mga buto. Halos ang dibdib niya ay lumapat na sa lupa.
isang salita mo lang, umunat yung mga buto. Lalaking lumpo, 38 taon sa kanyang pagkalumpo. Iniutos mo lang na siya ay bumangon at tiklupin ang banig na kanyang higaan at siya ay dagling tumanggap ng kagalingan. Ibig po naming maranasan ang mga himala. Anino lang ni Pedro nagsisigaling ang mga may sakit. Panyo lang na ipinunas sa katawan ni Pablo ang madampian ng panyo ay gumagaling. At ikaw ay pinatutuhanan sa pamamagitan ng mga palatandaan at himala. E sa gabing ito, ikaw ay buhay, Panginoong Jesus. Buhay ka. Buhay ka. Buhay ka, Panginoong Jesus. Oh, we love you, Lord. Oh, we honor you, Lord. Revive us once again. Revive us, O Lord. Revive us, O Lord. Revive us in our day, O Lord. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Ang makapiling ang Diyos ay tunay. Ang makapiling ang Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan ka niya. Ang makapiling ang Diyos ay tunay. Hallelujah, hallelujah, Jesus is coming again, hallelujah. Hallelujah, Jesus is coming again. Kailangan pong makaranas ka ng himala ngayong gabi. Sapagkat ang katibayan na kasama ang Panginoong Jesucristo ay kung may himala. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya maranasan ang bawat isa ang himala ng Panginoon sapagkat siya ang ating kailangan. Amen. Siya ang ating dakilang manggagamot at siya ang makapangyarihan nating Panginoon at Diyos. Oh, Jesus, napakabuti mo. Napakabuti mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ni Jesus sa akin. At ngayong gabi, naghihimala na sa akin ang Panginoong Jesus. Amen! Amen! Ipalakpak ang mga kamay na yan nang naniniwala na ngayong gabi may himala! May himala! May himala! Sapagkat ang Diyos natin, Diyos ng himala! Hallelujah! Hallelujah! So, magsiupo ang mga narito. Oops, nakaatayo yung mga may nameplate. Magsiupo kayo sandali dahil kayo ay nasa healing line. At kayong mga walang nameplate, lumapit at sabihin mo may himalang mangyayari sa iyo ngayong gabi. Lapitan ninyo sila.
may himalang mangyayari, gagaling ka ngayong gabi. Sige po, lapitan ang mga kapatid na ito na naglakbay, na naniniwala ngayong gabi, maghihimala sa kanilang buhay ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ang Panginoon! Oh, hallelujah! 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 Hallelujah. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, I want to see Jesus. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Is it no so cold? Is it no so cold? Ang lahat sa'yo, Kristo, isinusuko. Isuko mong lahat-lahat. Isinusuko. Isinusuko. Ang lahat sa'yo, Kristo, isinusuko. Ang kinin mo ngayong gabi ang iyong kagalingan, at mamaya ililayhan ko ang mga naka-nameplate. Pero ngayon pa lamang ay kilalanin mo na, tanggapin mo na si Jesus Kristo ang dakilang manggagamot, hindi ang sino mang tao. Kaya ating ipagkatiwala sa Kanyang lahat at hayaan natin Siya ang gumawa ng mga himala. Nagsimula ang simbahan sa himala. At nagpapatuloy ang simbahan sa himala. At ngayong gabi, ang Diyos ay makagagawa ng himala. Sa may pag-asa at sa naniniwala. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Kaya napakahalaga pong ihanda mo ang iyong sarili para buksan ng Panginoon ang iyong mga mata at lagyan ka niya ng pangunawa. Amen! Amen!
Sabihin mo, Jesus, buksan mo ang aking mga mata. Jesus, buksan mo ang aking pangunawa. At ako'y naniniwala ngayong gabi, may nangyayari na sa iyong buhay. Amen? Pumikit ka sandali. Ano ba ang gusto mong katawan na makita mo sa iyong isipan? So kung ano ang makikita mo sa iyong isipan tungkol sa iyong katawan, iyo lamang panindigan. So kung ikaw ay medyo hukot, tingnan mo ang iyong katawan sa iyong isipan na ikay nakadiretso ang mga buto. Kung ikaw ay may sakit sa tagiliran, iyong tingnan ang iyong sarili na wala na yung kirot sa iyong tagiliran. So tingnan mo kung ano ang ibig mong gawin sa iyo ng Panginoon. Amen? So what you see in your mind, Jesus shall perform. Amen? Kaya tingnan mo sapagkat ang iyong makikita ang iyong tatanggapin. Laging unawain mo, faith is seeing the invisible. That faith is believing the incredible. And that faith is doing the impossible. Seeing the invisible. Amen. Believing the incredible. Amen. And doing the impossible. Amen. Kaya kailangan, kung hindi mo na igagalaw ang anumang bahagi ng iyong katawan, kailangan igalaw mo sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Help yourself to receive miracle tonight. Amen? Amen? Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. At kung yay cancer, aalisin yan sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ang lahat ng cancer cell ay matutuyo ngayong gabi. Amen! Hallelujah! Ang kagalingan ay dadaloy sapagkat si Jesus Kristo ay labis ang pag-ibig na makita tayong lahat na malusog. Oh, purihin ng Panginoon. Magtatapos ang gamutan at tatayo ka na walang perang mauubos dahil sa sakit. Amen? So, laging unawain mo, may himala ang Diyos! Sige mo, may himala ang Diyos ngayong gabi! May himala ang Diyos ngayong gabi! May himala ang Diyos ngayong gabi. Alam mo, kailangan ikaw ay marahas sa iyong pananampalataya. Huwag kang uugod-ugod. Ayan, purihin. Hallelujah! Amen! Purihin ang Panginoon. Ganyan po ang revive, maingay. Amen? Ayan, purihin ang Panginoon. Revive na revive. Amen! Hallelujah! Glory! Oh, purihin siya. Purihin siya. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Maghimala ka, Panginoong Jesus. Banal na Espiritu, gawin mo ang nakatakda ngayong gabi. Sabagkat kami bilang tao ay laging umaas at naghihintay. Gumawa ka ng himala. Gumawa ka ng himala. Kumilos ka at gumawa ka sa bawat katawan ngayon. Oh, Jesus, oh, banal na Espiritu. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise.
at the Lord is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. For you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Every breath that I take, every moment I'm awake, nagpapagaling na ang banal na Espiritu ngayong sandaling ito. Every moment I'm awake. Hallelujah. Every moment I'm awake. Lord, have your ways. He's touching your body now. Every breath that I take, yung may palpitating heart, ginagamot ka na ng Panginoon. Pinagagaling ka na ng Panginoon. Wala na ang iyong sakit sa puso ngayong sandaling ito. Sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. Jesus! Jesus ang nagpapagaling. Hallelujah! 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 Oh. Ang depekto mo sa baga ay ngayon inaayos na ng Panginoon. Hallelujah! Ang sakit mo sa lalamunan ay inaayos na ng Panginoon. Sapagkat siya ang dakilang magagamot. Ang iyong sakit sa mga tuhod, mga arthritis at payuma ay inaalis na ng Panginoon sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Every breath, oh lakas sa kanag-inagat, yan lakas sa kanag-inagat. Ang vertigo inaalis na sa iyong katawan sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus. Ang iyong sakit sa palobyang tiyuk, ang lahat ay inaalis na at inaayos na ng Panginoon in the mighty name of Jesus. Ang kidney, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, nagkakaroon na ng pagpapalit ng iyong mga bato sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh! Meron sa inyo na naigapos ng mga maling pananalita at ikaw ay matagal, halos 15 taon, na naniwala na wala ka nang maaasahan pa sa buhay. Tumayo ka, kapatid. So, halika dito sa harapan. Hallelujah! Hallelujah! Si John Fuentes. John Moses Fuentes.
Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang mental disorder na iyong nagpapahirap sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aking sinasaway at aking ginagapo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking ipinapahayag. Tapos na ang 15 taon na panlilin lang sa iyo ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, I declare deliverance in the mighty name of Jesus. Amen! Hallelujah! Oo, sige. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. Amen! Oh, totoo po na naririto ang Panginoon. Oh, salamat, Ama. So ngayong gabi, simple lamang po ang kapasyahan na iyong gagawin. So, ang mensahe po ngayong gabi, iyong maunawaing mabuti. So, ang titulo po ng mensahe for this Friday Night Revival, Final Decision, a Must. Kailangan pong ikaw ay makagawa ng pagpapasya ngayong gabi. At kailangan pong manindigan ka dun sa iyong pagpapasyahan ngayong gabi sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At kailangan maunawaan mo kung bakit tayo ay nasa ibabaw ng lupa. Kailangan pong ito ay ating maunawaan. At kapag natutunan mo ang dahilan, ang layunin, kung bakit tayo inilikha ng Diyos, ang bawat isa na naririto ay mahalaga sa balak ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may bahaging isa sa gawa dun sa balak ng Diyos. Nung magreklamo at mga tuwiran si Moises, inutusan siya ng Diyos na pumunta sa paraon at ang sabi niya, utal po ako. At ang sabi ng Diyos kay Moises, ang sabi niya, sino ba ang may likha sa mga bingi, pipi at bulag? At atin pong tandaan, ang Diyos ang may likha sa bawat tao at sa lahat ng tao. At ano ang layunin? Ano ang dahilan? Bakit ikaw at ako'y nilikha? Tayo po'y dumalangin at humingi ng pagsisiwala at buhat sa banal na Espiritu upang maunawa natin ang personal na dahilan tungkol sa pagkalikha sa atin. O Diyos, aming Ama, salamat sa iyong anak. Salamat sa iyong napakalaking pag-ibig sa bawat isa sa amin. At hinihiling ko kasama ang iyong mga anak ang pagsisiwalat at pagtuturo ng banal na Espiritu sa aming gitna ngayong gabi. Ang lahat ay nagsimula sa pagsisigawan na sila'y naniniwala na ikaw ay Diyos ng Himala. Ikaw ay Diyos ng Awa at ikaw ay Diyos ng Habag. At ito ang katotohanan sa iyo. Kaya maganap at mangyari ang pananampalataya ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Final decision, a must. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang verse 27. Nais kong inyong maunawaan kung ano ang tinutukoy dito at kung paano tayo makauugnay dito sa katotohanan ito. So ang panimula sa verse 24, know ye not
that they which run in a race run all. But one receiveth the prize. So run that you may obtain. So pansinin po natin yung word na receive at yung word na obtain. Atin pong pansinin, yung receive is just passive, tinanggap. But obtain, ito po ay bakbakan. Hello? So, madali po ang tumanggap. Pero may labanan po sa pagkuha at pagkakaroon. So, yung receive ay paniniwalaan mo sa sandali na iyong narinig ang boses ng Diyos. Ngunit yung pagkuha nung iyong narinig, dun po may paghihintay at dun po may pagtitiis at dun po may pagtityaga. Paghihintay, pagtitiis at pagtityaga. So we run in a race. They which run in a race run all. So, ibig pong sabihin, hindi tayo susuko. At atin pong unawain na tayo ay nasa isang takbuhin. But one receiveth the prize. Ginamitan po ito ng question mark. Ngunit isa ang tatanggap ng gantimpala. Ngayon natin pong ituloy sa verse 24-25. And every man that is striveth for the mastery, atin pong pansinin, tatlong malalaking salita, receive, obtain, and strive. So dito po nakapaloob sa salitang strive on how to obtain what you receive. Amen po ba? Ito po ang larawan. Halimbawa, ikaw ay gustong mag-aral at wala kang kakayahang makapag-tuition, wala kang kakayahan na magkaroon ng pera na iyong baon, pero may nangako sa iyo. Pag-aaralin kita at yung nangako sa iyo, hindi ka lamang bibigyan ng tuition, bibigyan ka pa ng pang-araw-araw na gastusin mo at bibigyan ka pa ng damit na isusuot mo as uniform. Wala pa sa iyo yung perang kanyang pangako, pero tinanggap mo na. At ikay napapasigaw, praise the Lord, hallelujah! Amen. Makapag-aaral na ako, pero wala pa sa iyo yung pera. Hello? So doon papasok yung weights. Doon papasok yung tiis-tiis lang muna dahil sa Hunyo pa naman ang pagbubukas. Hindi naman ibibigay ngayon dahil magtatapos na ang taon, kaya sa Hunyo pa ibibigay sa iyo kung sakaling may nangako sa iyo. And every man that is striveth for the mastery is temperate in all things. At ang sino mang tao na naghahangad na maging mahusay doon sa paligsahan. Hallelujah. So, ang paligsahan po dito ay yung matutuka na kamtin mo ang ipinangako ng Diyos. At ano ang pinangako ng Diyos na ikaw at ako kay Jesucristo ay higit pa sa mananagumpay? Na ikaw at ako kay Jesucristo ay tagapagmana ng lahat ng mana ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang kaisa-isa't bugtong na anak ng Diyos. So kailangan kamtin natin yung mana na ipinangako because we are co-heir with Jesus Christ. Kasama tayong tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. So what is the race then? The race is for all of us to receive the inheritance. Amen po ba? So, kailangan tayo ay magsikap, strive for the mastery. So, yun pong word na temperate, ito po ay may pagpipigil sa sarili. Saan ka dapat mapagpigil sa sarili?
in all things. So ano po yung temperate in all things? Kailangan hindi ka nagpupuyat. Hello? You receive? You have to obtain. And how shall you obtain? Strive. So, how shall you strive? Pinagtitiisan mong huwag munang kumain ng matabang pagkain. Temperate in all things, hindi ka lubhang nagpupuyat. At pinipili mo kung ano ang pakikinggan mong programa sa radyo at panunurin sa telebisyon. I suggest, ang panuorin mo ay ang Great Day to Live. At sa radyo ang pakinggan mo, tinig ng kanyang pagbabalik. Amen. Amen? Dahil kung ano ang iyong pinakikinggan, kung ano ang iyong pinapanood, yun ang aapekto sa iyong isipan. At kapag naapektuhan ka ng salita ng Diyos, ikaw ay magiging mapagpigil sa sarili at mawawala ang katabilan ng iyong dila. Kadalasan ang kabiguan ng mga tao dahil sa padalos-dalos na pagsasalita at padalos-dalos na pangako, madalas po tayong madupila sa mabilis ang pagsasalita. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So dito po inilarawan ang isang paligsahan sa natural. Pero meron tayong paligsahan na spiritual. So our race, our destination is heaven. Yung sinalihan nating takbuhin, ang dulo ay ang langit. Amen, amen po ba? Amen. Kaya ako'y laging masaya. Kaya kailangan lagi kang masaya sapagkat walang pagod kapag alam mo kung saan ka papunta. Amen. Hindi ka maiinis kahit na 16 hours ang flight, non-stop. Dahil alam mo, magtatapos ka ay doon sa iyong pupuntahan. Amen. O purihin ang Panginoon. Now they do it to obtain a corruptible crown. Ginagawa nila ito para sila ay magkamit nang nasisirang corona. Pero tayo, ang tatanggapin natin ay corona ng hindi nasisira. The crown of righteousness, the crown of life. Ang putong ng katuwiran at ang putong ng buhay. Sa verse 26, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Ako ay kasali sa takbuhin. Ako ay kasali sa paligsahan. Pero tiyak ko yung aking sinalihan. Hello? Hindi ako katulad nung iba na sumusuntok sa hangin. Sino rito ang tumama sa hangin pag siya sumuntok? Sa verse 27, but I keep under my body and bring it into subjection. Let us use our mind and think. But I keep under my body. So pansinin po natin, nasaan po yung uncertainty? Nasaan po yung beating the air? Nasa katawan. So ano po ang ibig sabihin? I keep under my body and bring it into subjection. Na ang ibig pong sabihin, hindi ko hahayaan na yung aking laman ang makapamuno sa akin. Ano po ba ang laman? Ang laman po ay yung ayaw mo nang magpatuloy sa Panginoon. That is flesh. Ang laman po ay yung laging naiisip mo yung iyong maling ginawa. That is flesh. Normal po sa isang taong magkamali. Amen po ba? Kaya hindi ka dapat malungkot doon sa iyong pagkakamali sapagkat maitutuwid mo yung anumang iyong pagkakamali. Amen. Kung ikaw man ay nalugi, makababangon ka upang mawala ka sa pagkalugi. Amen. Hallelujah. Kung ikaw man ay nagkasakit, makapagsisimula ka sa kalusugan. Amen.
Kaya hindi kahihinto sapagkat sa ibabaw ng lupa ang lahat ay pansamantala, ang sakit ay pansamantala, ang kahirapan ay pansamantala. Lilibat ka sa walang hanggan. Lilibat ka sa walang katapusan. At ang walang hanggan ay ang ating pananampalataya, because our victory is our faith. Oh, purihin ng Panginoon. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away. So what is the race that Paul entered into? To preach. Hallelujah. Some of you, your race is to give. And the ministry of giving in Romans 12 is one of the ministry. Kaya huwag kang magsisikap na magpastor. Kung hindi ka tinawag magpastor, baka ikay payayamanin ng Diyos para tustusan mo ang pastor. Amen. Kaya huwag mong papapilan ang mga bagay na hindi ka naman tinawag ng Diyos. Kaya, pansinin po natin, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ano po ang ibig sabihin niya? Ano ba ang castaway? Baka ako'y matakwil. Bakit? Sabagat napakahirap po kapag hindi ka tinawag na mangaral. At ang isa pong mangangaral ay babasagin ng Diyos hanggang yung ipinangangaral niya ay makita sa kanyang katawan. O, purihin ng Panginoon. Gusto mo pang maging mangangaral kung may tawag ka sa Diyos? Iyon, purihin ng Panginoon. So, siguraduhin mo yung tawag na yon. Amen? Hallelujah! So, atin pong unawain, we are in a race. Ngayon, napakahalaga po. So, receive, obtain, strive. Huwag mo pong kalilimutan yung tatlong salitang yon. It is, those are action word. Receive, obtain, strive. Tanggapin mo at iyong daklutin. Hallelujah! At ikaw ay magsumikap na supilin ang iyong katawan. Sapagkat ang katawan mo, pag ika'y nananalangin, inaantok. At pag nabuksan ang pinto, at sinabi, natutulog, hindi, ako ay nagpe-pray. Nangyayari po sa akin yon, kaya huwag kang mahiya. Amen po ba? At pag minsan, kaluluhod lang at sasabihin, ang tagal ko nang nakaluhod, pero wala pang isang minuto. Kaya nga ating unawain pong mabuti. Kung lahat tayo talagang marunong manalangin, lahat po tayo'y laging may iniligtas na kaluluwa. Tingnan mo ang iyong katabi, ilang kaluluwa na ang naligtas sa pamamagitan mo. So, babaguhin ko ang tanong, ilang minuto ka nananalangin sa isang linggo? Hindi na oras, dahil ilan? 21 minutes isang linggo. Ayun, divided by 7. So, 3 minutes per day. At least, merong 3 minutes. At yung 3 minutes ay lalaki sa 3 hours. Sapagkat yung habit forming na paulit-ulit kang ginagawa mo yung maliliit, ikaw ay lalago at magiging malaki ang buhay mo sa panalangin. Hallelujah! Ngayon natin pong unawain. So the race that Paul entered in is to preach. So what is your race? Ano ang pinasukan mong takbuhin? Tingnan natin sandali sa Romans 12. At atin pong unawain kung ano-ano ang mga ministry. Dahil napakahalaga po ng ministry. Sa Romans 12, tingnan po natin sandali dahil ito po ay patnubay. At ang sabi po dito, sa verse 8, o simulan natin sa verse 6, tingnan po natin kung ano ang iyong ministry o yung iyong calling. Having then gifts, differing according to the grace that is given to us. So pansinin po natin, bawat isa sa atin, lahat tayo ay merong mga regalo. Di po ba pag Pasko,
may tumatanggap ng tatlong regalo at meron naman kahit isang regalo, wala. At nalulungkot kapag nakita niya yung kanyang kapitbahay. Ang daming regalo. May dinarating na refrigerator, may dinarating na kung ano-anong appliances, at siya sa kanyang bahay ay wala man kahit isa. Pero nais ko pong ipaunawa, kahit wala po yung mga natural at material na regalo, unawain mo mabuti, ikaw ay may regalong higit na mas malaki kaysa material. Amen po ba? Yung material po ay susunod kapag ginamit mo yung espiritual mong regalo. Ulitin ko po, pag ginamit mo yung espiritual mong regalo, yung material ay susunod. Sa daigdig, material muna, wala na ang espiritual. Sa atin, espiritual muna at susunod ang material. Sa atin, espiritual muna at susunod ang material. Sa daigdig, material lagi. Oh, purihin ng Panginoon. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. So, hindi po tayo magkakatulad ng regalo. Kahit na po ako'y may regalo ng pangangaral at ikay may regalo ng pangangaral, hindi rin po tayo magkakatulad. You know why? Because we don't have the same measure of grace. Kaya huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa ibang mangangaral kung tinawag kang mangangaral. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa ibang pastor kung tinawag kang pastor. At kung ikay na may negosyante, huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa ibang negosyante. I-master mo ang iyong calling. Hallelujah! According to the grace that is given to us, whether prophecy, so what are the gifts? Let us prophesy according to the proportion of faith. So pansinin po natin, according to the grace and according to the proportion of faiths. Hindi po pwedeng maghiwalay ang grace sapagkat ang application ng grace is through, by faith. By grace through faiths. At hindi rin po pwedeng faith lang. Kailangang merong work. So yung tinatawag na cheap grace ay walang faith plus work. Na kahit hindi na raw sila gumawa, okay lang. Kahit hindi na raw sila manalangin, okay lang. Hindi po okay yun. Sabagat kung ang grasya ay nasa buhay ng isang tao, siya po ay magiging higit na mas maalab sa buhay ng panalangin, higit na mas maalab sa buhay ng pag-aayuno. Why? Because of grace. Amen po ba? Higit na maging mas mabait kaysa sa iba. Why? Because of grace. Oh, purihin ng Panginoon. According to the grace, according to the proportion of faiths, the art of thinking is this. You read a sentence or a verse, and in your mind, it becomes analytical. You analyze what you are reading. At kapag nagsanay ka po sa analysis, makikita mo yung mga primary word. According to the grace, according. Isang salita, pero dalawang bagay ang tinutukoy. Amen po ba? So magkakatulad yung salitang according sa Tagalog, sang-ayon o batay sa grasya na ibinigay sa iyo. Batay sa sukat ng pananalig na ibinigay sa iyo. So our faith is not our faith. It is a God-given measure of faiths. Nakukuha niyo po? Kaya ang ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang Panginoong Hesukristo. Kailangan tayo ay umunladay sa pag-ibig, hindi sa kung ano pang bagay. O purihin ng Panginoon. So sa verse 7, or ministry, let us wait on our ministering. Ano po ba yung wait? The same word as waiter. Ano po bang ginagawa ng waiter? Ang waiter po ba, pag nakakitang may customer na umupo, may dala na agad na burger? Hindi. Naghihintay siya ng order.
Kaya huwag kang gagawa agad. If your ministry is waiting or waiter, huwag kang padalos-dalos. Makinig ka muna sa mag-o-order sa iyo. Arang kagandahan ng ating spiritual na buhay, hindi yung tao ang o-order sa iyo. Si Jesus Cristo ang mag-o-order sa iyo. Dalhan mo siya. Dalhan mo siya. Tulungan mo siya. Ipanalangin mo siya. So who is the customer and at the same time the provider? Jesus Christ. Oh, purihin ang Panginoon. Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. So tinutukoy po dito ay ang mastery in all things. Amen po ba? So pansinin po natin ang medicine. Kailangan kumuha muna siya ng first 4 years na anumang arts and sciences na tumutukoy sa medicine. Pwedeng psychology, BS Chem, o BS Biology, or MedTech. Yun po'y preparasyon patungo sa medicine proper. At pag nakapagtapos ng 4 taon ng pag-aaral ng medicine, magbo-board naman, magre-review ng board. Pag nakapasa ng board, hindi pa rin siya pwedeng mag-practice. Kailangan muna siya ay magkaroon ng service. Residency. Ano po? For another 2 years. And then, sa residency, pag natapos yung 2 years, another 2 years yata na diplomate. Ang ibig sabihin ng diplomate, specialization na. Kaya nga, ating unawain, ito po'y patuloy na pagpapakahusay dun sa iyong pagkatawag. Amen po ba? So, nagsimula ako as evangelist hanggang sa ako ay maging teacher, hanggang sa ako ay maging preacher. Iba pa rin po ang evangelist, iba rin po ang preacher. Pero as you go on, ikaw po'y pinauunlad at pinalalago ng Diyos sa iba't ibang branches ng pagkatawag mo. Amen po ba? Sa arts and sciences, yung tinatawag na liberal arts, at makikita po natin kung iba-ibang mga courses. Kaya nga, sa preaching, iba-iba ang pagkatawag sa mga ngaral. Sa pagpapastor, iba-iba rin ang pagpapastor. Hello? Kaya pag ang isang pastor ay gumaya lang doon sa nakikita niyang pastor, siya ay mabibigo. Kailangan tuklasin mo kung ano ang iyong pananagutan. Amen po ba? So, he that teacheth on teaching, and then sa verse 8, or he that exhorteth on exhortation. Ano po ang exhortation? Nagpapalakas ka lagi ng loob. Amen? Pag ang isang tao ay nawawala na ng pag-asa, sabi, tatapikin mo siya sa balikat, may pag-asa. Halika at makakainin kita. At ipauunawa ko sa iyo kung bakit ka may pag-asa. So iiyak siya at sasabihin niya, ako'y nawala ng trabaho. Huwag ka na munang umiyak, tayo muna ay umawit sa Panginoon. That is exhortation. Hello? Sapagkat ang tao po sa kanyang kapanglawan ay nangangailangan ng isang tao na magpapalakas ng kanyang loob. Tingnan mo ang iyong katabi. Pwede ka sa calling na ito. Nagpapalakas ng loob. Amen? Hallelujah! He that giveth. So kapag ang iyong interes ay magbigay, ikaw ay tutustusan ng Diyos. Kaya huwag mong ihihinto yung pagbibigay. That is a ministry. Nakukuha mo po, at huwag kang sasama ang loob kung hindi nagpapasalamat yung binibigyan mo at sasabihin mo, 100 ulit ko nang binigyan ito, hindi ka magkakaroon ng provision dahil ikaw ay sumasama ang loob. Hello? Amen! Kaya nga, if your ministry is giving, magbigay ka lang ng magbigay, at ito ang sasabihin ko sa iyo, hindi ka kakapusin, hindi ka magkukulang. Why? Because that is a calling and that is your race. Amen po ba? So we are in a race. In the natural, only one obtaineth the prize. But in the spiritual, we are one body. We are one body. Amen. Lahat tayo magkakamit ng corona. Amen. Pero ang magandang balita, hindi na corona ang tinik. Corona na ng buhay, sapagkat ang corona ang tinik ay kay Jesus Cristo lamang. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga, unawain nating mabuti. He that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence.
Siyang namumuno, ano po ang diligence? Ang diligence po, ang isang namumuno, maagang maaga pa ay nananalangin na sa kanyang pinamumunuan. Because a true rulership is this: you lead not by your mind, but you lead by your heart. That is true, genuine rulership. Ang iyong pangangasiwa ay puso, ang iyong ginagamit, hindi isipan. Sapagkat ang puso ay higit na mas matatag kaysa isipan, sapagkat ang isip ay nakatingin sa kakayahan at kahinaan nung kanyang pinamumunuan, pero ang puso laging may pag-asa dun sa kanyang pinamumunuan na isang araw magtatagumpay din siya after 20 years. Hallelujah! He that showeth mercy with cheerfulness, pero may pagtutuwid po. Amen po ba? So, kung ikay maawain, kailangan kita sa mukha mo na ikay maawain. Hindi yung laging galit. Kung hindi lang sa Diyos, hindi kita kaaawaan. Eh, hindi ka naaawa. Hello? Dahil ang tunay na maawain, hindi na isinasangkot pa ang Diyos. Hello? Kusang iyong ginagawa ang pagbibigay ng awa. Ano po ba ang awa? Iniuunat mo ang iyong kamay at pinakakain mo yung kawawa. Hello? Oh, purihin ng Panginoon. And then sa verse 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to what is good. So huwag pa imbabaw at huwag pa kunwari ang iyong pag-ibig. Iyong kamuhian ang masama at dumikit ka. Hallelujah! Kung ano ang mabuti. So ang gawin mo ay kung ano ang mabuti at iwaksi mo ang masama. Oh, purihin ng Panginoon. So we are in a race. And that race can only be fulfilled by grace through faith. No other means. It is only by grace through faith. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Ecclesiastes 9 verse 11. Ito po ay napakahalaga. I returned and so under the sun that the race is not to the swift nor the battle to the strong. So pansinin po natin yung ating panimula: you receive, you obtain, and you strive. The race and then the battle. So when you join in the race, there will be battles. Internal and external. Sa kalooban at sa paligid. Labanan po yan. Merong taong panghihinain ka. Merong taong hahadlangan ka. Pero you have to win all your battles. Kaya wag mong pakikinggan ang panghihinang ginagawa sa iyo ng mga nakapaligid sa iyo. Magbingi-bingihan ka. Magbulag-bulagan ka. Si Nehemiah, sinasabi nung kanyang mga kalaban, hindi ka magtatagumpay. Pero ano ang sabi ni Nehemiah? Hindi ko pakikinggan ang inyong sinasabi sapagkat wala kayo sa memorial ng Panginoon. Hindi kayo tinawag ng Panginoon. Kaya yung mga humahadlang sa iyo, huwag mong sabihin na sugo sila ng Panginoon. Hindi sila sugo, sugo sila ng impyerno. Bakit? Sapagkat tiyak mo yung pagkatawag mo at hindi pwedeng ang mga tao ay hadlangan yung pagkatawag mo sapagkat meron kang espesyal na personal na pakikipag-usap sa Diyos. Amen po ba? May personal kang pakikipag-usap sa Diyos at narinig mo yung kapahayagan, yung hahadlang sa iyo, hindi mo kasama nung marinig mo yung iniuutos sa iyo ng Diyos. Kaya hindi nila alam yung personal mong pagkatawag at personal mong utos. Kaya nga, unawain nating mabuti, the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them. So pansinin po natin, underline, the race, the battle,
the bread, the riches, and then favor. Ulitin ko. The race, the battle, the bread, the riches, and the favor. At kung natin pong unawain, merong takbuhin, merong labanan, merong pagkain na kailangan ating makamit, at merong kayaman ang kailangan ating makamit. Amen? At meron ding pabor na kailangan ating makamit. Ngunit atin pong unawain, hindi po ito apurahan. It's not to the sweep. It is not to the strong. It's not to the men of understanding. It's not to the men of skill. Kaya huwag kang magtitiwala sa iyong kakayahan. Huwag kang magtitiwala sa iyong kahusayan. Hindi ang mahuhusay ang siyang magtatagumpay. Bagamat kailangan magita yung mahusay. Hindi yung mga makapangyarihan ang magtatagumpay. Bagamat kailangan natin ang koneksyon. Ang tanging magtatagumpay ay ang mga tao na nagtitiwala sa Diyos sapagkat ang pagyaman ay mangyayari sa lahat ng tao. Ang supply ng pagkain ay darating sa bawat tao. Yun po yung tinutukoy dito, but time and chance happen it to them. Ang oras at pagkakataon, time, chance. Ang oras, ang pagkakataon ay mangyayari sa lahat ng tao. Bawat tao ay pwedeng magkaroon ng tinapay. Bawat tao ay pwedeng yumaman. Bawat tao ay pwedeng magkaroon ng pabor. Hallelujah. Pero ang usapan, have a mastery of what you need to obtain. Control your body. Amen po ba? At para po makapagpatuloy ka doon sa pagkatawag mo, ang sabi ng Hebrews 12:1, meron pong nanonood. Naalala ko ang tatay ko pagliga ng basketball. Ako ang galing ko sa litrato. Pero pagdating sa laro, hindi lubhang magaling. Pero yung kuya ko, sa bawat liga, nakakasira siya ng sapatos na dalawa sa isang liga sa isang summertime sapagkat siya ay star player sa basketball. Lagi siyang mataas ang score dahil siya ay mahusay. Pero ako, mahusay lang ako sa round robin. Inaabot ko ang ring, round robin. Pero pag sa labanan na, mahina na. Pero pansinin po natin, hindi po mahalaga kung ikaw ay lampa. Ang laging tatandaan mo, merong nanunood sa iyo. Na ang lampa ay kanyang pinalalakas, na ang mahina ay kanyang pinasisigla, na ang talunan ay kanyang ibinabangon at pinapalakpakan. Go on, go on, go on and finish your race. Ito po yun. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Meron pong nanonood sa ating araw-araw na buhay. Hindi tayo nag-iisa. At ang perfect audience is the Father. Mahal na mahal tayo ng Ama at hindi niya tinitingnan ang ating pagbagsak. Ang tinitingnan niya ay yung tapang nating manindigan at tumayo. Hindi niya tinitingnan kung bakit tayo nagkasakit. Ang kanyang tinitingnan ay yung ating paninindigan kay Jesucristo. Tayo ay pinagaling. Oh, hallelujah! Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, may mga saksi po sabagkat yung mga naunang namatay, sila'y buhay. Hello? Dahil kay Jesus. Di ba ang sabi ng Panginoon doon sa tip? Yun pong magnanakaw at pusakal ng kriminal. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. So hindi po sa hukay pupunta ang Kristiyano. Yun lang katawan. Ang espiritu at kaluluwa. Unto thy hand I commend my spirit, O Lord. Kaya pag ako ay nagbabasbas ng isang Kristiyano, lalo ng pastor na ililibing, sa iyong mga kamay, tinatagubilin ko ang kanyang espiritu at kaluluwa. Ibig sabihin, hindi mabubulok. Ang katawa'y mabubulok, pero hindi ang espiritu at kaluluwa. Ito'y dagling babalik sa Panginoon. Those are the cloud of witnesses. Amen. Wherefore seeing, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses.
Kita mo po ba yung mga kaluluwa? Kita mo ba yung mga anghel? Hindi. Pero bakit ginamit dito, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Cloud, nandito po. So habang tayo nagtitipon, nandito po yung mga nauna sa atin, ito po ay pwedeng pag-aralan at sila nagmamatsyag sapagkat minsan yung ilan ay uma-attend din ng revival. Hello? At sila nagtagumpay. At sila ay pumapalakpak, magtatagumpay rin kayo. Magtatagumpay din kayo. Amen. Hallelujah. Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. What is that weight? What is that sin? Ang sin po na nagpapabigat ay yung iyong pagtingin sa iyong sarili na ako'y mahina, ako'y lampa, hindi ko magagawa ito, hindi ko kaya ito. Remove that sin, because that is elevating oneself above the grace, above the mercy, above the compassion of God. Amen po ba? Kaya nga tingnan mo ang iyong sarili. Salamat at kahit ako'y nalugmok. Salamat kahit ako ay nabigo. Salamat at kahit ako'y nagkasala. May panibago akong pag-asa sapagkat sa Jesucristo, lagi tayong ibabangon. At siya'y nangakot, nagsabi, I will never fail you. I will never fail to support you. I will always support you. I will always cleave on you. I will always raise you up. So run with patience. Receive, obtain, strive, and run with patience. And you have run patiently. Tonight, you will receive what you have asked and aspired for. Ngayong gabi, tatanggapin mo yung iyong hiningi at yung iyong minimithi. Amen po ba? Ang Diyos ay Diyos ng Himala. Amen po ba? Ang Diyos ay Diyos ng Himala. Alisin mo ang hinala sa iyong isipan. Oh, napakabuti po ng Diyos. At ang sabi po sa Psalms 19:5. At ang sabi po dito, which is as a bridegroom cometh out of his chamber and rejoiceth as a strong man to run a race. We are the bride. Jesus Christ is the bridegroom. Ang simbahan po ang katawan ng Panginoong Jesucristo at sa Jesucristo ang ulo. Kaya kung ikaw po'y laging masigla sa Panginoong Jesucristo bawat umaga, ito ang mangyayari sa atin. As we come out of our chamber, what is our chamber? Our chamber is our prayer place. Kapag labas mo sa iyong lugar ng dalanginan, you will be a strong person to run a race in its day. Amen po ba? Kaya wag na hindi ka pupunta sa iyong trysting place, sa iyong secret place of prayer. Wag na yun ay iyong kaliligtaan. Enter into the prayer place. And as you are finished in your praying, then as you go out, you will be strong to run another day and win another day. Sleep with satisfaction and then go again into the trysting place of prayer and then get out of the trysting place another day of success, because it is always great day to live. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. O Diyos, hayaan mong kami magpatuloy at magtapos kami, that we have fought the good fight of faith, that we remain steadfast in the faith, and that we shall finish our race. Kasihan mo kami ng pagpapatuloy, sigla at tapang sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At lahat ay nagpahayag ng pagsang-ayon sa pagsigaw ng Amen. 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 Hallelujah. So bago po ang prayer, gawin natin ang offering. Dahil ito po ay isang bahagi
na kung saan na ipagpapatuloy natin ang ipinagagawa sa atin. This is a race that the gospel of Jesus Christ will be proclaimed.